Lord na ginamit niya si Brother Robert. Ngayon ay mag-uumpisa tayo ng tatlong presentation ng series natin na pinamagatang Ang Bughaw na Luklukan, The Blue Throne. Itong pag-aaral natin mga kapatid ay medyo malalim ito pero hindi komplikado. Simplified ito dahil gagawin natin verse by verse. At at the same time, ako'y naniniwala sa mga devotional pero mas higit na pinagtsatsagaan ko yung nag-aaral talaga tayo. We spend more time with God. Saan video? Oh, record? Okay. Naniniwala ako na bilang mga anak ng Diyos at mahal natin ang Panginoon dahil siya ang unang umibig sa atin, ay mas maganda na mag-spend time talaga tayo sa Kanya. At ngayon, gusto ko lang batiin ang aking minamahal na kababayan, si Pastor Greg Mendoza. Mendoza ang mami niya, Azares papa niya. Nag-masbate yan. Welcome, welcome. Mag-uumpisa tayo ng ating series, The Blue Throne. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ama namin po naman, muli kami nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng time mag-hangout, na kahit hangout ito ay hindi hangout ng laman, hindi hangout ng sanlibutan, kung hindi hangout sa inyo, Panginoon. Salamat na inyong binigay sa aming mga puso ang hangarin na kami ay patuloy mag-aral, magsaliksik ng katotohanan na nasa kay Kristo upang aming ito makilala, maranasan ang kapangyarihan nito upang kami ay mapalaya sa pandaraya ng kaaway at kasinungalingan. At sa oras na ito ay muli namin tinatagubilin ang aming mga sarili. At sa umagitan ng banal na espiritu ay aming hinihingi na buksan ang aming mga pag-unawa, ang aming espiritual na pag-iisip na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin upang patuloy namin kayong makilala, maitaas, mamuhay sa inyong banal na kalooban at maging equip kami sa ikatatapos na inyong banal na gawain. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Okay, i-share screen ko na to ha. Dali lang. Yan, umpisa na tayo. Ang Bughaw na Luklukan. So ngayon sa first part natin, ito yon, the first part, the Exodus and the Sanctuary Pattern. Titingnan natin yung word na pattern. Part 1 pa lang ito mga kapatid. Mag-uumpisa tayo. Patayin ko muna itong, ha? Mag-umpisa muna tayo ng konting background dito sa Daniel chapter 2, yung pangitain ni King Nebuchadnezzar na in-interpret ni Daniel, binigay ng Panginoon, kasi napakahalaga nito. Tapos papasok tayo doon sa karanasan nila Moises, doon sa Exodus, kung paano sila iniligtas. Kasi lahat ng mga turo dito sa New Testament ay nakaibatay doon sa Old Testament Exodus experience. At paano naman ito nakaugnay? At ikukumpara natin, ipapattern natin doon sa tinatawag na sanctuary doon sa Old Testament. Kaya dito tayo umpisa natin to isa-isa. Ngayon, itong first part natin mga kapatid, kung nakikita nyo yan, anong ginagawa dyan? Yan ay naghahanda ng stage. Yan yung setting up the stage. Itong first part natin ay setting up the stage. Pag na-discover natin ito mga kapatid, maiiba na yung paningin natin sa Biblia, pag-aaral sa Biblia, iba na yung motivation natin. Hindi tayo mag-aaral sa Biblia para matuto at gumaling sa debate. Hindi rin tayo mag-aaral ng Biblia para mas mamahalin tayo ng Panginoon or mas magaling tayo or mas banal tayo sa iba. Kung hindi, magiging equipped tayo sa tamang mensahe na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon upang in time, in season and in season, we will rightly divide the Word of God. Hindi yung alatsyamba. Hindi tayo, dito sa turo ng Panginoon, hindi pwede yung
baka, kung, sana. So lagi tayong, by the grace of God, through the leading of the Holy Spirit, ay maging accurate yung message natin. So, sana makatulong ito. Ako'y naniniwala at ang aking panalangin ay makatulong ito sa atin. Meron tayong great show. Napakagandang palabas. At ang palabas na ito ay ang palabas ng pagmamahal ng Diyos na ipinahayag sa kanyang bugtong na anak at ibinahagi sa bawat isa sa atin. Ito rin yung mensaheng ibibigay din natin. Pero bago natin maibibigay itong mensaheng ito, dapat napanood muna natin yung palabas ng ating Panginoon. Okay? So first part ito, setting up the stage. Pupunta muna tayo, konting review tayo dito sa Daniel chapter 2. Yan. Karamihan sa inyo, familiar na dito, kaya titingnan muna natin ito isa-isa. Ito yung Daniel 2 prophetic timeline. Mapapansin nyo yung successive world kingdoms na nag-umpisa yun kay King Nebuchadnezzar. Itong pinag-aaralan natin dito, hindi ito invento. Ito ay ibinigay around 2,500 years, something like that, bago pa ipinakita, bago pa tinupad ng hula. Kita nyo mga kapatid, so itong first part natin is prophecy to reality. Prophecy to history. And the next time will be history into reality. Nandito muna tayo sa first part. Kita nyo mga kapatid, yan yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Ito sa gitna, ito yung interpretation kung anong kingdom yon, at nandyan din yung mga years para malaman natin. We are not setting time, but we are just putting the right perspective doon sa interpretation at kung anong mensahe na gusto ipaabot ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa Daniel chapter 2 verse 38, sinabi ni Daniel sa pamamagitan ng pagpahayag ng Panginoon, ikaw itong ulo na ginto. Kasunod mo, yan yung Medo-Persia. At pagkatapos niyan, meron na naman. Ito yung ram. Ito yung he-goat pagkatapos ng Medo-Persia. Ang pangatlo, ito na yung Rome. Yan yung year sa gitna kung makikita nyo ito. Okay? Para hindi tayo malito. Pagkatapos niyan, ito na yung maganda. Yan yung pagkatapos ng Rome, ito na yung 10 divided kingdom, yung Europe. Nag-umpisa sila noong 476 up to present. Titingnan natin ito ng isa-isa ha. Yan. Nag-umpisa yung panaginip ni King Nebuchadnezzar doon sa pagpasok ng kanyang rulership. Titingnan nyo mga kapatid, ano? Ito yung progression ng panaginip, ng prophecy, interpretation, at fulfillment ng history. So gold, 605 BC to 539, nung pinasok sila ng Medo-Persia. Tapos Greece, tapos ito yung Rome, ito yung iron. So hindi lahat ng Rome ay puro iron. Nagkaroon ng iron and clay. Nag-umpisa naman itong iron and clay noong 476 at hanggang ngayon. So makikita nyo dito sa mapa, yan yung 476 AD. Hanggang tumatakbo yung oras, ito na yung tawag natin ngayon, yung modern Europe. Nag-umpisa, nag-boom sila noong 1950. Beginnings of, ang tawag niyan ay European Union. At nandito na tayo, dito tayo ngayon. Kita nyo? Oh, medyo dadagdagan pa natin yan. Pero yung mga makikita nyo ngayon na kasunod, kayo na mag-research kasi history yan, hindi ito la chamba. Puntahan nyo lahat ng computer na pwede nyo puntahan. I-check up nyo kung ano mga nangyari dito. Okay, parang bumalik lang tayo pero bibigyan natin ng detalye. Okay, 312. Pag-usapan muna natin si Constantine the Great. 312, victory at Milan Bridge. Isusulat nyo ito. Year 312. Victory at Milan Bridge, kung sinong bida dyan. Tapos 313, Edict of Milan. Tapos 321, Venerable Day of the Sun. Ito yung buong kaganapan ng 325 Council of Nicaea. Ito yon.
kita nyo dito si Jesus, itong panahon ni Jesus, yung time ng Rome. Okay? Ito ay Western Rome, Roman Empire. Tapos, noong 380, ito naman yung Edict of Thessalonica, when Christianity official state religion. Titing, itong mga title dito na malalaki, isusulat nyo, hahanapin nyo, titingnan nyo sa, kasi wala tayong time. Maganda, basahin nyo lahat yung mga istorya, sasabihin mo, wow, grabe, nandiyan pala yan sa Bible. No? Tapos, Theodosian Law Code, Orthodoxy 65 degrees against the heretics. Dito nila, inano yung mga hindi naniniwala sa kanila. Pagdating ng 476, magandang ano ito, dito natigil yung pagan Rome at pumasok na yung tinatawag na papal Rome. Pero bago pumasok yun, dito siya nag-umpisa officially noong 538 AD. Pero meron muna sila nung nangyari ng 508 AD, religious war, yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kasi nagkaroon ng conversion ito si Constantine the Great, pumasok siya ng Christianity, not because he accepted Jesus Christ as his personal savior, kung hindi para makuha niya yung loyalty, yung loob ng mga tao, political reason. So itong tatlong kaharian ng sampung kingdom ng Western Europe, natanggal ito ng 508 Visigoths, 534 Vandals, 538 Ostrogoths. Makikita niyo doon sa mapa. Okay? So ngayon, itong 538 to 1798, ito naman yung 1,260 literal years na the time, times, and time and a half sa Daniel chapter 7. Bali, binigay ko lang ito kasi tinutukoy natin, pag-aral natin ng Daniel, picturean nyo na ito, bigyan nyo na, kunin nyo yung ang tawag nito, screenshot, para meron na kaagad kayong material. Okay, tuloy tayo. Anong pangyayari dito? Ito yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Tapos ininterpret na ni Daniel, sabi ni Daniel, the great image whose brightness was excellent stood before thee and the form thereof was terrible. Wow. So, di-describe niya yan. Dito sa verse 34, sabi dito, that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were iron and clay, and break them into pieces. So, tinamaan yung paa, yun yung bato. So, yung bato na yun, ano yun? Yun yung bato na tumama dun sa paa at naging malaking bundok at filled the whole earth. Yan yung second coming. Wow, second coming, ano? So, yung palang bato, second coming. So, paano yung... Titingnan nga natin kung paano nangyari ito. Verses 31 to 35. Daniel 2, chapter 31, verse 35. Parang review lang ito. Parang preparation ito sa atin. No? O King, si Daniel ito nagsasalita. We're watching. You, O King, we're watching and behold the great image whose splendor was excellent. Sa New King James Version ito. Stood before you and it was awesome. Terrible sa King James, awesome dito. This image, the image head was of fine gold. Its chest, arm of silver, belly, and thighs are bronze. Its legs are iron, feet partly of iron and partly clay. Now, 34. You watch while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke into pieces. The iron, the clay, the bronze, silver, gold were crushed together and became a shaft from the summer threshing floor. The wind, tingnan natin ito mga kapatid, the wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became great mountain and filled the whole earth. The wind carried them away so that no trace was found. Ngayon, meron mga tao na titingnan natin kasi habang ininterpret ni Daniel ito kay King Nebuchadnezzar, binigay niya na yung meaning. Iron mixed with clay, sa verse 43, shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave to one another even as iron is not mixed with clay.
Ngayon, ang gusto ko mapansin nyo dito, in the days of kings, shall the God of heaven set up his kingdom. So, sino itong mga these kings? Itong mga these kings, mga kapatid, ito yung mga kings dito sa 10 divided kingdoms. Hindi ito mga kings dito, kung hindi dito mismo. Kasi dito pala magsiset up ang Panginoon ng kanyang kingdom. So God, in the days of these kings, shall God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Praise the Lord, brothers and sisters. Welcome to the family of God. Welcome to the King of God, the kingdom of God that shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. Hindi na tao ang magrulo nito. But it shall break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever. Lahat ng mga kingdoms dito, ito yung lahat ng kingdoms na dito, ito na yon. Pero ito, kingdom ni Lord will stand forever. For as much as thou sawest the stone was cut out of the mountain without hands and that it break in pieces the iron, lahat ng mga metal na dito, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. Now, tingnan nyo mga kapatid. The dream is certain and the interpretation thereof is sure. So, ngayon, may magsasabi, di ba dumating na yung kingdom ni Jesus nung pumunta siya dito kasi siya yung kingdom? Si Kephas, the kingdom of God, si Jesus talaga yon. Tingnan nga natin, isa-isahin natin. Matthew chapter 3, verses 1 and 2, sabi dito, in those days, came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye. Why? Bakit daw? For the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin, nandito, malapit lang sa inyong kingdom. Talking about Jesus Christ. Sa Matthew chapter 4, verse 17. For that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of God is at hand. So, paano ito mangyari mga kapatid? Eh, dumating na pala si Jesus Christ. Paano yung bato? Paano maging second coming yun? Yung kingdom of God, second coming o si Jesus talaga yon? So, yung first coming niya mga kapatid, yan yung tinatawag na externalization or instantiation or embodiment. Nauna muna yung hari, i-introduce niya yung sarili niya para sa kaligtasan ng buong mundo, hindi sa natuturang relihiyon lamang. Sa buong mundo, lahat ng tao, the gospel is to be preached into all the world. Salvation for all people. Okay, so titingnan natin ito kung anong ibig sabihin itong the kingdom of God. Yung bato na tumama dun sa paanan ng estatwa. Ang batong yun ay second coming. At the same time, si Jesus yung kingdom. Meron na lang sabihin dito sa inyo eh. Ano itong ibig sabihin ng bato? Sa Hebreo, mga kapatid, ang tawag ng anak. Sa Hebreo, ang anak is Ben. Yung bato, Eben. So, Jesus Christ is the stone and Christ is the kingdom. Dito kasi sa atin, pag sinabi natin kingdom, ang naisip natin, building eh. Pero si Jesus is the king, but he is the kingdom of God. When Jesus said, pagsabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God, priority natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At yan ay nabubuo doon sa isang being, sa isang tao, si Jesus Christ. Kaya gusto ko nung nag-lecture tayo noon, nag-seminar tayo noon na from literal to spiritual, ibinibigay lahat ng mga terminology na makakonect yung mind natin dito sa literal papunta ng spiritual. Okay, kaya yung mga naka-attend nung meeting natin nung 2 Saturday nights ago, yung between literal to spiritual, para malaman natin, maintindihan. Hindi tayo malilito pagdating ng mga symbols sa Bible. So we will allow the Bible to interpret itself. So sana maliwanag nito mga kapatid, na yung bato na tumama, pumukol doon sa paa na nagiba yung buong estatwa na panaginip ni King Nebuchadnezzar, ito yung second coming. Okay? Ngayon, much more of that. Nakita na natin yon. Yung first coming ni Jesus Christ, yan yung gospel. His birth, life, death, and resurrection.
yan yung salvation ng buong mundo. Nang ibig sabihin yan, nag-umpisa yun sa pagkabuhay ni Kristo. Hindi nag-umpisa yung gospel nung namumuhay si Kristo. Kasi when God was made flesh and dwelt among us, He became the second or the last Adam. Ang ginawa ng Diyos, pinagsama ang banal na buhay ni Kristo sa ating makasalanang pagkatao na nakuha natin mula kay Adam, yung binanggit ni Brother Robert kanina. So at the incarnation, yan yung foundation na ang ating new birth experience. Yung subjective experience natin, narinig yung gospel, tinawag tayo ng Holy Spirit sa mga ginagamit niya, mga pastor, mga evangelist, narinig natin, sumurrender tayo doon, yan yung subjective experience ng new birth. Pero yung objective facts or objective truth niyan, nung nabuhay si Kristo. While we were dead in sin, God made us alive together with Christ. Ephesians chapter 2 verse 5. Kita niyo mga kapatid, pinagsama niya yung banal na buhay ni Kristo at yung ating makasalanang pagkatao. We became one. Kaya ang sabi ni Matthew chapter 1 verse 23, behold, a virgin shall conceive or shall be with a child and shall bring forth a son and shall call his name Emmanuel. Anong meaning? God with us. So nahulog tayo sa kasalanan doon kay Adam, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Lagi siyang nandito. Ipinangako niya at tinupad niya sa banal na kasaysayan ng Panginoon. Si John, anong presentation ni John sa introduction ng gospel, ng mabuting balita ng salvation na gagawin ni Lord? Umpisa ito sa kanyang kapanganakan. And the Word was made flesh, which is Jesus Christ, and dwelt or tabernacled among us. Wow! Hindi natin ma-sense yan, hindi natin ma-feel yan. Pero yan ang totoo na nandito sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid. Jesus Christ, the Word, God, full of grace and truth, He dwelt among us. Ngayon, pagdating ng gospel, ang panawagan sa atin ng Panginoon, ito na yung subjective experience natin. Kumakatok ang Panginoon sa atin. Gusto niya ang pumasok sa atin at kumain tayo kagaya ng bago tayo nag-umpisa kanina, merong kainan sila Brother Marlon, masaya silang kumakain. Ganun si Jesus, gusto niyang magkasama tayo. Kasi siya, tayo kasama niya na. Ang tinatanong niya sa atin, gusto niyo rin ba ako isama? Welcome ba ako sa inyo? Yun ang ibig niya sabihin. Kaya kung nakikinig tayo, alam natin na tinatawag tayo ng Panginoon sa lahat. Kung marinig niyo ito, tinatawag tayo ng Panginoon. Gusto niya makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Binigyan niya na yan lahat eh. Gusto niya lang tawagin. Kaya ngayon, pag tinanggap natin itong mensaheng ito, itong taong ito, tayo ito nagre-represent, pag tinanggap natin yan, gaano mang kadakila ang ating Panginoon, napakaliit niya para pumasok sa ating puso. Kita mo? So ito yung first coming ni Jesus Christ, ito yung gospel na nagligtas sa atin. Ngayon, bago siya babalik dito ng pangalawa, gusto niya nakatira na siya dito through the Holy Spirit sa kanyang mga anak. Hindi tayo pupunta ng langit dahil may COVID dito sa mundo. Hindi tayo pupunta ng langit dahil ang hirap ng buhay dito sa mundo. Pupunta tayo ng langit dahil tayo ay mga citizens of heaven. Philippians chapter 3 verses 1 and 2, 20 and 21. Ito niyo mga kapatid. So hindi yung, naku, sana dumating na si Kristo para wala na tayong COVID dito. Ang hirap-hirap na ng buhay dito. Puro yung self. Itong gospel na nagligtas sa atin mula sa kasalanan, hindi lang tayo iniligtas sa kasalanan, hindi lang tayo pinatawad sa kasalanan, iniligtas din tayo sa ating pagiging makasarili. Paano mangyari yon? Pag si Kristo na yung nabubuhay, siya na yung magte-take over sa buhay natin. Hindi na ako. Not I, but Christ. Yung mga plano ko, kailangan nakasurrender doon sa cross ni Jesus Christ. Kung ano man mga plano ko ngayon, in the future, family, lahat, kung church sa ang church members tayo, laging the will or God's will be done. Kasi yung Holy Spirit na namumuhay sa atin, hindi na tayo. So yun yung good news ng gospel at binigyan niya tayo ng banal na espiritu upang i-reproduce yung buhay ni Kristo na gospel na ginawa niya sa buhay natin para ang layunin niyan,
na makita once again ng buong mundo ang Panginoon sa kanyang mga anak. At darating ang panahon, maraming mga hindi natin ina-expect, dadagsa sila na parang dagat, parang tubig. Dadagsa lang sila kasi nakita nila ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Yan ang hinihintay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ngayon, divided tayo sa mga denomination, religion, kanya-kanyang mga paniwala dahil doon sa mga doctrines. Pero pagdating sa gospel, iisahin tayo ng Panginoon para turuan tayo ng tamang buong katuruan ng Biblia. So tanggal yung mga denominational factions. Tayo ay magiging isa sa Panginoon by His grace. Pero may balak din ang kaaway niya na iisahin tayo sa pangalan ng Panginoon. Mag-ingat tayo doon mga kapatid at ginagawa niya na yan ngayon. Iisahin niya tayo na parang ang dating parang sa Panginoon pa rin pero hindi. Kaya nga napakahalaga na pagpapag-aralan natin ito kung anong ibig sabihin nitong blue throne. Yung asul o bughaw na luklukan ng Panginoon. Pag-aaralan talaga natin ito. Okay? So much more of this. Pupunta na tayo doon sa tinatawag na malaman natin kung ano yung first coming ni Jesus Christ or second coming. Dito sa Luke, basahin natin ha mga kapatid. Sana may interaction tayo pero okay na lang para mas mabilis. Dito sa Luke, sabi dito, Luke chapter 19 verses 11 to 12, and as they heard these things, yung nagsasalita si Jesus, He added and speak a parable. Tingnan nyo mga kapatid ha, dinagdagan niya at nagsalita siya ng parable. Bakit? Because he was close, he was nigh to Jerusalem, and because they thought, sino itong thought? Yung mga disciples at nakikinig sa kanya, they thought that the kingdom of God should immediately appear. Parang darating na kaagad. Kaya liliwanagin natin ito mga kapatid. Maraming mga tao na naghihintay ng second coming, puro na lang second coming yung hinihintay, pero si Kristo hindi pinapahintulutan mamuhay sa ating mga buhay. Ang gusto lang talaga nila, marilis sila sa political slavery kasi nasa ilalim sila ng Rome noon. Ganon din tayo ngayon. May COVID, may problema. Lahat na lang problema nandito sa mundo eh. Dahil sa kasalanan. Ngayon, gusto natin pumunta na ng langit. So ito yung sinabi ng Panginoon. Ang iniisip nila iba. They thought that the kingdom of God should immediately appear. Darating agad. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, He said, therefore, nagbigay siya ng parable. Ano sabi niya? A certain nobleman went into a far country to receive his kingdom. Pumunta siya malayong dako. Anong layunin? Upang tumanggap para sa kanyang sarili ng ano? Ng kaharian. At pag natanggap niya na yung kanyang kaharian, anong gagawin? Babalik. Napakaganda mga kapatid. Una, pumunta si Kristo dito sa mundo para iligtas tayo sa lahat ng aspeto ng kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan, sa kamatayan. Lahat ng pangangailangan ng kaligtasan natin ay isinagawa na ng Diyos doon sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon Jesus. Tapos, tinapos niya na yon. Bigay siya ng sermon that the kingdom of God is at hand. Sabi niya, aalis muna siya at tatanggapin niya yung kaharian sa kanyang sarili. Saka siya babalik. Kita niyo mga kapatid, yung first coming niya, inayos niya muna yung kasalanan. Tapos, pumunta siya sa malayong dako. Paano natin nalaman ito? O, babalik na naman tayo sa Daniel. Kung mabasa niyo yung Daniel chapter 7, di ba? Tingnan natin. Back up lahat ito. Kaya yung Bible, iisang mensahe, iisa lang ang bida, isa lang pinagkwekwentuhan ang ating Panginoon, ang Diyos, ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig na nagdadala ng kaligtasan. Tingnan niyo, Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Sabi doon, I saw a night vision and behold one like the Son of Man. Sino ito? Si Jesus. The Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days and they brought him near before him. They brought him, itong Son of Man, si Jesus, near before him, dito sa Ancient of Days. Anong ginawa? And there was given, kasi judgment yun dun eh. And there was given him, si Jesus, dominion and glory and a kingdom.
Anong layunin ito ng kingdom? That all the people, nations, and language, kita mo, walang tatangi ang Panginoon, kaya the gospel has to be preached into all the world. Tigilan na natin by the grace of God yung mga denominational affiliation natin. Kasi walang, tama yun kung saan denomination tayo, ayaw, kasi dyan tayo lalago, dyan tayo matitrain. Pero pag inisip natin na dahil dito tayo naka-miembro, dito tayo naka-anib, baka iniisip natin na dahil sa pag-aanib natin may kaligtasan doon, napakadelikado nun mga kapatid. Ang ating dapat inaaniban ay yung kaharian ng Diyos, ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya tayong lahat ay isang family of God. Kita nyo, yung anong parable? Earthly story with heavenly message. Dinagdag niya kasi yung iniisip ng mga tao, darating agad. Nandiyan na. Puro self yung motivation nila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi. Merong isang mabuting tao na umalis at pumunta sa malayong dako. Anong gagawin? Tatanggap ng kaharian para sa kanyang sarili. At pag natanggap niya na yon, babalik siya. Ito yung prophecy ni Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Wow, kita niyo mga kapatid, napakaganda. Sino sa inyong tatama rin at aantokin mag-aral ng Bible? Napakasarap mag-aral ng Bible, nakaka-addict. Ma-addict talaga kayo, pero magandang addiction yan. Kasi you are building up your relationship with your Lord, your Master, your Creator, your Savior. Okay? So, titingnan natin ito. Pupuntahan muna natin si Peter. Kasi ito si Peter, mahilig to sa mga bato-bato. Nung sinabi ng Panginoon, sino sa palagay niyo ang anak ng tao? Sabi, ay ito, ganito. Tinanong si Peter, ikaw Peter, sino sa palagay mo? Sabi niya, you are the Christ. Sabi ng Panginoon, flesh and blood did not reveal it to you, but my Father which is in heaven. Kasi alam na ng Panginoon na magbibida naman ito eh. So yung confession ni Peter na binigay sa kanya ng Panginoon, ng Diyos, of course through the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, upon this rock. Yung rock na yun, yung confession ni Peter that Jesus is the Christ. So ngayon tingnan natin si Peter in relation dito sa kung sino itong Jesus na to, no? And coming to him as to a living stone, the him dito si Jesus, which has been rejected by men. Wow, itong living stone was rejected by men. But is choice and precious in the sight of God. New American Standard Bible. Ginagamit ko ito kumisan para mas madali maintindihan yung English. You also as living stones are being built up as a spiritual house. For what? For holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God. How? Through Jesus Christ. For this is contained in the scripture, or as it is written, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone. So, pag nag-uusapan natin ngayon yung bato, umpisa doon sa pumukul ng na bato doon sa ano ni King Nebuchadnezzar, yung sa dream. So ito ngayon yung bato na pinag-uusapan natin, si Jesus. And he who believes in him shall not be disappointed. This precious value then is for you who believe. But for those who disbelieve, those who reject him, the stone which the builders rejected. Sino itong mga builders? Yung pinagkatiwalaan niya ng mga Hudyo. Sa halip na ibahagi ng Hudyo yung everlasting gospel, sinarili nila yung message at pakiramdam nila sa sarili nila dahil pinili sila ng Diyos. Akala nila there's something special with them. Hindi na nila binigay. Inisip nila na sila lang ililigtas. Yan yung rineject nila. So the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone. Verse 8, a stone of a stumbling and a rock of offense. Titingnan niyo, mapapansin ninyo mga kapatid. Yung stone of stumbling and a rock of offense, iisa lang yan. Stone and rock. Wow. For they stumble because they are disobedient to the word. And to this doom, they were also appointed. Appointed in the sense that they chose. They willfully, deliberately rejected Jesus Christ, the rock of our salvation, the cornerstone. Yan yung si Peter. Titingnan naman natin si Luke. Meron din si Luke eh. Tingnan natin yung kay Luke, no? And he beheld them and said, what is this then that is written?
Ano itong nasusulat? The stone which was builder rejected or builders rejected, the same is becoming the head of the corner. What corner? The cornerstone. Whosoever shall fall upon that stone shall be broken. But on whomsoever it shall fall. Kung ang bato naman itong mahuhulog naman sa kanya, siya naman daw ay ano, will grind him into powder. Mapopulverize. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, akala natin magaling tayo, pag na-encounter natin yung gospel, the gospel will pulverize our pride as a powder. Galing tayo sa dust eh. Kung meron tayong pwedeng maipagmayabang yung ating alikabok, yung ating libag. At pag namatay tayo, hindi lang tayo libag, alikabok talaga tayo. So yun, yun yung bato na yan. Titingnan naman natin dito si Peter ulit. Binabalik ko ito para mabigyan natin ng emphasis, ano? Kung gaano kahalaga yung batong ito. Let it be known to you, kausap ng mga disciples, yung mga Hudyo. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, naka-address sa kanila, kayong nagpako sa kanya, whom God raised from the dead. So hindi lang namatay si Kristo, pinako nyo, pero hindi siya nag-end doon. But God raised him from the dead, by this name, this man stands before you in good health. 11, he is the stone which was rejected by you, the builders. Kita nyo? Sino nag-reject? Yung mga builders, yung pinagkatiwalaan niya. Kaya tayo mga kapatid, tumanggap tayo sa Panginoon, tapos hindi tayo nakikibahagi sa gawain kasi feel na natin na tinanggap natin si Lord, hanggang doon na lang tayo sa tanggap, we are rejecting Him. So He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the chief cornerstone. Ngayon, itong pagiging stone ni Kristo, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng stone nito. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven. No other salvation, no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Ano yon? Yung stone si Jesus Christ. Wow, napakaganda mga kapatid. Ngayon, tingnan natin yung sabi ni Haring David. The Lord is my rock and my fortress. So kung ano man mga dumarating sa ating mga COVID, mga problema, mga wala tayong trabaho, pare-pareho lang tayo, welcome to the club. Because Jesus Christ is our rock, He is our fortress, He is our deliverer, He is our God, He is our strength, He is our everything. Praise the Lord. Ngayon, meron pa tayong dalawa. Ito napakahalaga nito mga kapatid. Dito muna tayo sa Matthew. Ito yung second to the last bago tayo pupunta sa tinatawag na anchor verse. Sandali nyo mga kapatid, anchor verse. Dito muna tayo sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Ito yung conclusion ng sermon ni Jesus sa chapter 5, yung Sermon on the Mount, the Beatitudes. Tingnan natin. Therefore, ito yung conclusion niya. Therefore, whosoever hear this saying of mine and doeth them, I will liken him unto wise men which built his house upon the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house. And it fell not. Why? Bakit daw? For it was founded upon the rock. And everyone that hear, pwede pala tayo makinig lang, oh. And everyone that hear this saying of mine, and doeth it not, shall be like unto foolish men which build upon the house, or his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ngayon, titingnan natin ito mga kapatid. Yung normal at traditional na pag-uunawa natin, yung dalawang bahay, yung isa nasa buhanginan, yung isa nasa taas ng bato. Kaya bumaha, may hangin, may bagyo, hindi na ano yung isa. Dahil nasa bato eh. Yan yung traditional.
Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kasi ang ina-address ng Panginoon sa Matthew chapter 5, sila ay magkatabi lang, magkapitbahay lang sila. Hindi ito magkahiwalay na yung isa nandoon sa bundok, sa bato, yung isa dito sa may beach. Hindi. Pareho sila sa beach. Pareho sila sa buhanginan. Ito yung tunay na istorya dito. Ngayon, nagkaalaman lang, mga kapatid, napakahalaga ito bago tayo pupunta sa anchor verse. Napakahalig ganito, mga kapatid, kasi malalaman, anong, pwede kayong, pwede silang mag-react? Pwede kayong mag-react kung gusto nyo, sandali lang dito sa ano natin. Pwede kayong mag-mute. Ano nakita nyo dito? Pareho, no? Pareho nasa buhangin. Ito yung traditional natin. Ito naman yung ibibigay ko sa inyo. Paano natin nalaman na sa bato yung isa, sa buhangin yung isa, nung dumating na yung tubig? So hindi siya nag-build doon sa bato. Titingnan natin kung anong sinasabi niya, sinasabi ni Luke. Nasa Matthew tayo, pupunta tayo sa Luke. Pwede bang may magbasa sa inyo, Brother Dulay? Luke chapter 6. Kung sino pwede magbukas diyan. Luke chapter 6 verse 48. Para meron tayong interaction. Ako na. 6. O, sige, kahit sino. Sige. Sige. Sir Libby. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Sandali. 48. 48? Ah, sorry. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayang bato. At pinatibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang baha na iyon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Nakita niyo, mga kapatid, kung anong ginawa nitong nagtayo ng kanyang bahay? Nagtayo siya ng bahay at anong ginawa? Ay malalim. Oh, naghukay hanggang naabot niya yung bato. Itong ibig ko sabihin kanina na mas okay yung mga devotional natin kasi minsan at least meron tayong time sa Lord, pero pag mag-spend time tayo talaga sa Panginoon, ito yung tinatawag na humuhukay upang ang kanyang bahay ay itatayo doon. Hindi siya pwedeng, yung isa sabi niya, hindi ko naman kailangan yung mga foundation, ang kailangan ko may bahay lang ako. So diyan siya sa buhangin. Yung isa, buhangin din siya pero hindi niya tinayo agad yung bahay niya hanggang hindi niya naabot yung bato. Nakita niyo, mga kapatid? Ito yung traditional natin na pag-unawa. Ito yung totoo. Pareho sila believer, pareho sila magkasama sa simbahan, pareho sila naniniwala sa Diyos. Ang hindi sila pareho, saan na itayo yung kanilang pananampalataya. Nakuha niyo, mga kapatid? Malalaman lang yon kasi nung dumating yung baha, yung ulan, yung hangin, yung bagyo, natodas yung doon lang, kasi doon lang siya sa buhangin eh. Yun ang self-righteousness, yung pagtitiwala sa sarili. Pero my hope is built on nothing else but in Jesus' blood and righteousness. Dumating yung ulan, dumating yung baha, dumating yung hangin, hindi siya natinag. Bakit? Kasi humukay siya. And dig. Pwede basahin sa Tagalog ulit, Sir Libby? Ako, sinong ready? Gusto ko makita sa Tagalog yung and dig deep. Siya ay tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakalalim. Ayan. At nilagay ang patibayan sa bato. Okay na. Humukay na at pinakalalim. Pinakalalim. So nakita niyo, mga kapatid? Deep. Oo. Maganda po dito rin yung ano. O sige, basahin mo. Sabi ko rito. Parang ganun din pero may pagkakaiba. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato.
Nang dumating ang isang baha, pumampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit okay na. Ang gusto ko lang i-point dito mga kapatid, humukay siya ng malalim at itinayo niya doon sa bato. Ito yung imagination natin na doon sa taas ng bato. Pero dito sa Bible, makikita natin dito ngayon na humukay siya ng malalim. Hanggang inaabot niya yung bato, doon pa lang siya nag-umpisa magtayo ng kanyang bahay. Okay, much more on this. Pupunta na tayo doon sa, kasi isang presentation ditong Sermon on the Mount. Pupunta na tayo dito sa tinatawag nating anchor verse. Okay, ready na kayo mga kapatid dito sa anchor verse natin? Itong anchor verse natin, just in case maligaw-ligaw kayo, pag-unawa ng kaligtasan, o ano ba, meron ba tayong kaligtasan, paano tayo maligtas, ito yung angkla na verse natin mga kapatid. Angkla, okay? Dito natin ipopondo yung ating pag-unawa sa pananampalataya ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin sa ating Panginoong Hesus. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 4. Kung babasahin niyo yan sa verse 11, doon niyo malalaman na isinulat yung kasaysayan ng mga Israelitas para sa ating ikatututo at hanggang sa pagdating ng mga huling panahon. Yung mga new generation, kasama na dyan yung mga millennials. Kasama dyan yung mga sa TikTok, lahat ng mga millennials. Verse 11. Pero dito tayo, ito yung key verse natin. Ito yung anchor verse natin. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that our fathers, talking about doon panahon nila Moises, were under the clouds and all passed through the sea and were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Wow. Galing, no? And did eat the same spiritual meat and did all drink the same spiritual drink. Now, ito yung main point dito. For they drank of that spiritual rock that followed them. Uminom sila doon sa spiritual rock na sumusunod sa kanila. And that rock was Christ. So dito, tiyak na natin ito na si Kristo itong bato. Pero, ang sabi dito, hindi lang si Kristo bato, kung hindi, uminom sila doon sa bato na yon na sumusunod sa kanila. They drank of that spiritual rock that followed them. And that rock is Jesus Christ. Alam na natin ito, that rock is Jesus Christ. At dahil na isulat, alam na din siya na sumunod sa kanila, sumusunod sa kanila. Ang tanong ngayon mga kapatid, paano yung bato sumunod sa kanila? How did this rock or how did that rock follow them? Sasabihin natin, ay kasi si Kristo eh. Pero rock eh. Gumagalaw ba yung rock? So ngayon, paano natin malaman kung paano sumusunod yung bato na yon? Subaybayan natin sa pangalawang presentation sa Sabado ng gabi. Pero hindi pa tapos yung presentation natin. Dito lang, ito yung anchor verse natin. Okay? So, paano natin malaman na paano sumunod yung rock? Sa Sabado ng gabi. Tutuloy muna tayo ngayon. Ipapasok na natin ngayon itong Exodus experience ni Moises para malaman natin yung rock, kung paano sumunod yung rock sa susunod na Sabado. Titingnan muna natin dito yung parallel ng kaligtasan, paano iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao at pinagawa si Moises ng sanctuaryo doon sa ilang. Okay, ito yung second part. Kanina galing tayo doon sa bato na pumukol sa estatwa na panaginip ni King Nebuchadnezzar at nalaman natin na si Kristo yung batong iyon. Dito sa anchor verse natin, yung bato na yon, kaharian ng Diyos, yan yung sumunod sa mga Israelitas. So titingnan natin ngayon yung Exodus experience nila at i-compare natin o ipaparallel natin sa sanctuary. Tingnan natin. Nasa ilalim na sila ng kapangyarihan ng mga Egyptian. No? Exodus chapter 2 verses 23 to 25. And it came to pass in the process of time the king of Egypt died and the children of Israel sighed by the reason of bandages and they cried came up to God by reason of bandages. Yung aping-api na talaga sila, alipin na sila. Pag sinabing alipin, kahit damit mo
pag-aari ng may ng amo mo. Ngayon, ito yung maganda. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Wow! Bakit naalala lang niya? Nakalimutan ba niya? Ah, di ba, sa inyong mga nag-aaral at nabasa niyo na ito, sabi ng Panginoon, Abraham, ang inyong mga tao, ang inyong mga anak, ang descendants mo ay magiging alipin ng 400 years. Pero doon sa mga naunang pag-aaral natin, bakit 430 years? Wala ito dito ngayon, pero yung i-remind ko lang sa inyo, 400 years sabi ng Diyos, bakit naging 430? Okay. Pero anyway, dinig ng Panginoon ang kanilang mga hinaing at naalala niya yung kanyang pangako kay Abraham. Ano yung nandoon kay Abraham? Mga kapatid, yung mga Hudyo, hindi yung pinili na sila munang ililigtas tapos naging afterthought na lang yung Gentiles. Walang Jews tsaka Gentiles sa isip ng Panginoon na uunahin. Kung hindi, binigay niya yon, ipinagkatiwala niya sa mga Hudyo. Paano natin malaman? Anong layunin? Yung mga Hudyo mula kay Abraham, ipaabot ang mensahe. Kaya pag makita niyo yung buhay ni Abraham, dalawang bagay ang ginagawa ni Abraham. Nagtatayo ng balon at gumagawa ng altar. Yun ang ibig sabihin, ini-introduce niya ang tungkol sa Panginoon doon sa mga hintil. Ngayon, nagsidami na yung mga anak ni Abraham, nakalimutan na nila yung Diyos, at doon sila napaalipin sa kamay ng mga hindi nakakilala sa Diyos. Ngayon, dahil ang Diyos ay pag-ibig, His love is everlasting, ito na yung verse 25. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Ngayon, umpisa na tayo doon sa pagtawag ng Panginoon kay Moses. No? Moses Commission, Passover, Red Sea, and the Mountain of God. Malapit na tayong matapos para meron tayong interaction dito lang sa ating pag-aaral ngayon. Okay, titingnan na natin. Ito na si Moses ngayon. Exodus chapter 3 verses 1 to 5. Now Moses kept the flock of Jethro, kasi alam niyo yung nalaman ni Moses na siya pala yung gagawin ng Panginoon. Siguro narinig sa mga magulang niya o ano. Aba, in-execute niya na kaagad na wala pa sa oras. So tinanggal siya ng Panginoon doon sa Egypt. Naghintay ang Panginoon ng another 40 years. Tanggalin niyo lang mga Egyptian mentality niya tsaka Egyptian knowledge at saka niya dadalhin. So ngayon, after 40 years, nagtagpo sila doon sa bundok. Babasahin natin ito ha. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock beside the desert and came to the mountain of God. Tingnan niyo mga kapatid ha, came to the mountain of God, even Horeb. Tingnan niyo yung Horeb tsaka Sinai. Pareho lang yon. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked and beheld the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Wow, matindi ito mga kapatid. Ang meaning nito, hindi ko alam kung sasabi, mamaya na pag mayroon tayong question and answer sa meaning niyan. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight. Parang spectacular, no? Why the bush is not burnt, hindi nasusunog. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Nag-respond siya. And he said, draw nigh here. Huwag kang lalapit dito. Tanggalin mo yung mga sapatos mo sa yung mga paa, sapagkat ang dakong ito ay banal. Tanda natin ito mga kapatid ha, this place is holy ground. Paano naman naging holy yun? Ay araw-araw siya nandun. It's holy because, sabi ng iba, the presence of the Lord is there. Tama yon. Pero yung unang reason dun is because the Lord says so. Ito na yung commission ng Panginoon eh. Dito niya tatagpuin si Moses at uutusan niya kung anong iuutos niya kay Moses. Tanda natin mga kapatid, no? The mountain of God, itong highlight, kung matandaan nyo, the mountain of God is a holy ground. Okay, tuloy tayo. Verses 10 to 12. Come now therefore, I will send thee into Pharaoh that thou mayest bring forth my people, the children. Naalala nyo na
umiiyak na yung mga tao ng mga Israelites. So utusan ngayon ng Panginoon si Moses. And Moses said unto God, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel?" Noong una, pwede siya sa sarili niya. Pinatay niya yung isang Egyptian kasi inaway yung isang Israelite. Ngayon, nung nawala na yung confidence niya, inando na ng Panginoon for 40 years, sabi niya, "Lord, hindi ako pwede." Alam mo naman yun eh. Verse 12, and he said, ang sabi ng Panginoon, "Certainly I will be with you, and this will be a token or a covenant or a sign. This shall be a sign." Ito yung tanda para sa iyo. Anong tanda ito? "That I have sent thee. When thou shalt brought forth the people out of Egypt," pag pinalaya mo na yung mga tao ko, anong gagawin? "You shall serve," or "you shall worship God in this mountain." Kita niyo mga kapatid? Ito yung tanda. Anong tanda? Na pag napalaya na yon, pupunta kayo rito at kayo ay sasamba o maglilingkod dito sa bundok na ito. So yan yung commission ni Moises. Tingnan natin ilan ito. Yan. Moses commission, Passover, Red Sea, Mountain of God. Tanda natin yan ha. Yan ay yung commission ni Moses. So ngayon, mag-shortcut na tayo. Dito na tayo sa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 7. Ito yung Passover. Shortcut na tayo. Kasi alam nyo na yung istorya. Kukunin lang natin kung paano itong kwento ng kaligtasan na i-a-apply natin sa buhay natin at ibabahagi natin sa mga tao. Exodus chapter 12 verse 7. "And they shall take the blood and strike it on the two side posts on the upper door post of the houses wherein they shall eat it. And thus ye shall eat it with your," ito yung last night na nila, "with your loins girded, your shoes on your feet," maghanda na kayo, "and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste." Magmadali kayo. Ito ang sabi dito, "It is the Lord's Passover." Ito na yung linampasan na natin yung mga ibang mga salot na dumating. Ito na yung pangsampo. "So it is the Lord's Passover, for I will pass through the land of Egypt this night," yung gabing yun. "I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both men, the beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord." Ah. "And the blood shall be to you for a token." So blood is a token upon the house where you are. "And when you see when I see the blood, I will pass over you." Ito yung meaning ng pass over. So lalampas, tatawid. Hindi siya pupunta doon, walang mamamatay. Pass over. "And the plague shall not be upon you to destroy you." Ano yung plague na yon? Kamatayan. "When I smite the land of Egypt." So merong judgment sa land of Egypt, pero pag maglagay kayo ng dugo sa pinto ng inyong mga bahay, I will pass over. Titingnan natin. Tapos, verse 42. Sabi dito, "It is a night to be much observed unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt. This is that night." Specific yung gabi ha. "This is that night the Lord to be observed of all the children of Israel in their generation. Thus," verse 50, "that did all children of Israel as the Lord commanded Moses and Aaron. So did they," or "they did," ginawa nila. 51, "and it came to pass the self same day," yung araw mismo na yon, "that the Lord did bring the children of Israel out of Egypt by their armies." So yung araw mismo na yon, gabi, no, Passover, tapos pag kinabukasan, yung araw na mismo na yon, anong ginawa ng Lord? Ito na. Aalis na sila dun sa Egypt. "And the Lord," tingnan natin itong mga kapatid, ha, highlighted. "And the Lord went before them by day in pillar of clouds and lead them the way, and by the night, pillar of fire." Anong purpose nito? To give light, to dim light, and to go by day and night.
the pillar of clouds and pillar of fire. He took not away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from their people. Hindi niya kinuha. Ibig sabihin, ito yung presence ng Panginoon sa kanila. Yan yung protection nila. Mainit. So mayroong pillar of cloud. Sa gabi naman, malamig doon sa desert. So meron silang pillar of fire. Ibig sabihin na noon, kasama nila ang Panginoon. Wow. Ngayon, ang nangyari naman doon, parang hindi, ano yung isip ni Pharaoh, sabi niya, verse 5, Exodus 14, verse 5 to 8, and it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, why have we done this? That we have let Israel go from serving us. Bakit natin pinayagan yung nangyaring yun? And he made already this chariot and took his people with him and took 600 chosen chariots. Wow, dami nun. 600 chariots. And all the chariots of Egypt, the captains over every one of them. Verse 8. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt. And he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with an high hand. So, hinabol nila, umalis na yung mga Israelites. Ngayon, picture nyo mga kapatid. Hinahabol tayo ng kalaban, papatayin tayo, tapos ito yung kaharap natin. Dagat. Pwede tayong tumawid, pero dadaan tayo sa dagat. So sabi nila, anong gagawin natin? Mamamatay tayo, ano? Okay, kita nyo itong kwan, Red Sea, dito sa taas. Yan yung pangalawa, no? Moses Commission, Passover, Red Sea, Exodus 14:13. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot, tumahimik kayo dahil makikita nyo kung paano tayo ililigtas ng Panginoon. Ipapakita sa inyo ngayon araw na to. Parang imposible, no? Biro mo saan sila pupunta, hinahabol na sila ng mga Egyptian, papatayin sila. The Lord, tingnan nyo, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Anong gagawin ni Lord the salvation? He will show to you today. For the Egyptian whom you have seen today, yung mga Egyptian, makikita nyo ngayong araw na to, you shall see them again no more. For how long? Forever. Ito na yung babay natin. Ito na yung paalam natin. Tapos sinigurado ni Moses na maintindihan ng mga tao, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Tumahimik lang kayo. Ililigtas tayo ng Panginoon. Ano kayang feeling pag nandiyan na tayo sa sitwasyon, tapos sasabi-sabihan tayo, maliligtas tayo. Parang ang hirap paniwalaan eh. Kailangan meron tayo talaga tayong gagawin eh. No? Pero ito nga, isinulat ito para matuto tayo kung paano kumilos ang Panginoon. Mahirap kumilos ang Panginoon habang gusto natin gawin yung sarili natin. Sandali lang, bakit pumunta ka dito? So yan ang kuan. Ito na. So nandun sila sa dagat. Verse 19. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, umikot, and the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. Merong went before the camp, removed, went behind them, and stood behind them. And went from before their face. Pinapaabot lang talaga ng Panginoon. So nandun, sigaw na yung mga tao. Anong mangyayari dito? Sabi ng, and Moses, binigyan si Moses ng Panginoon ng instruction eh. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters Hallelujah. Were divided. Praise the Lord, ano? Biro mo yung hindi mo na inaasahan kung ano, paano kayo ililigtas? Ayun na ngayon tinatawag doon, the delays of God. Ano ngayon the delays of God? Is to show the magnitude of His miracle. Kasi, Amen. Pag hindi imposible yung nakikita natin at gagawa ng Diyos, magbibida tayo, ay, akong gumawa niyan eh. Ako naglita sa sarili ko, lumayas ako doon sa Egypt.
Pero pag doon sa wala tayong magagawa at aasa lang tayo sa Panginoon, doon natin ma-appreciate yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos gumawa ng milagro. Sabihin natin, wow! Mapapawaw ka talaga. So tinan mo. Amen. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the what? Dry ground. Biro mo galing sa dagat, hindi man lang naarawan yata, basta umati yung dagat, tuyo sila. Para lang tayo nagkikwento dito, pero malaki ang kahalagahan ng pagkaunawa nito sa ating paglakad sa Panginoon at ating relasyon sa Kanya. And the waters were a wall, and to them in the right hand and to their left hand. So, tumuloy sila doon mga kapatid. Wow! Na laki ng milagro. Ito yung point na hindi mo alam kung maliligtas ka o anong gagawin mo, doon si Lord gagawa. Wow! Tingnan natin. And in the morning, at the morning watch, the Lord looked down. Sino nakatingin sa kanila? Ang Panginoon. The Lord looked down on the army of the Egyptian through the pillar of fire and cloud and brought the army of the Egyptian into confusion. Hindi na nila alam ngayon kasi papatay nila, hahabulin nila, iaalipin uli nila eh. So, ang ginawa ng Panginoon, nandun siya sa pillar of cloud and fire. He caused their chariot wheels to swerve and he made them drive with difficulty. So, the Egyptian said, let us flee. Let us flee from Israel, for the Lord is fighting for them. Diba sabi ni Moses, the Lord will fight for you. Ito naisip na ng mga Egyptians, for the Lord is fighting for them against the Egyptians. So, noong nangyari yon, mga kapatid, titingnan natin kung paano pinapahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pillar of cloud and pillar of fire. Ayan. Yan na yung dagat. Tingnan natin, no? 26 to 28. Then the Lord said to Moses, stretch forth out your hand over the sea so that the waters may come back over the Egyptian, over their chariots and over their horsemen. So Moses stretched forth his hand over the sea and the sea returned to its normal state at daybreak, nung kinabukasan, nung umagang yun, nung madaling umaga. While the Egyptian were fleeing right into it, the Lord overthrew the Egyptian in the midst of the sea. Sa gitna mismo, the waters returned and covered the chariots and the horsemen, even Pharaoh's entire army that had gone into the sea after them. Tingnan nyo yung last part na naka-highlight. Not even one of them remained. So mga kapatid, kung natatakot tayo sa kaaway ni Satanas, na si Satanas lahat ng gagawin niya, pananakot lang yun ni Satanas, binigyan na tayo ng leksyon ng Panginoon na ang Diyos ay lagi nating kasama. O anong sabi ni Moses doon sa 14 verse 13? Ye shall see them again no more. For how long? Forever. Isipin niyo mga kapatid, 6,000 men lang yon, hindi pa kasama. So, mga sa record, mga 2 to 3 million sa dami ng tao. Pag mayroong mga tao pumunta sa simbahan natin na ganun kadami at bautismuhan natin, ilang taon tayo, ilang buwan o taon natin gagawin yon? Hindi pwedeng tuwing Sabado lang o Linggo o Merkules. Pero alam mong ginawa ng Panginoon, isang beses lang yan, binautismuhan niya lahat doon sa Red Sea. Yun ang ibig sabihin nun, nung pagtawid nila ng Red Sea. Bautismo. Grabe, no? Ang tindi ng Panginoon. So, yun, you shall do them no more again. Ngayon, ito na yung nangyari. Exodus 14:31. When Israel saw the great power which the Lord had used against the Egyptian, ito yung nangyari, ito yung reaction ng mga tao. Wow, congratulations. The people feared. Ang ibig sabihin nito, in-honor nilang Panginoon, sinamba nilang Panginoon, rinespeto nilang Panginoon. The people feared the Lord and, wow, finally, they believed in the Lord and in His servant Moses. Congratulations. May pananampalataya din pala, no? Nagmilagro muna bago magpananampalataya. Okay, so ituloy natin. So tumawid na sila sa Red Sea. Nakatawid na sila. Nung nakatawid sila, ito na yung tinatawag na Song of Moses. Then Moses and the son of Israel
sang this song to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea. Ito yung kanta nila, hindi ko alam ang tono, pero nandito yung lyrics. Baka may nakakaalam dyan sa inyo, pwede nyo kantahin, special number. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him, my father's God. I will extol him. The Lord is a warrior. The Lord is his name. Pharaoh's chariot, kasama sa kanta yung pang-aasar doon kay Pharaoh eh. Pharaoh's chariot and his army, he has cast into the sea, and the choicest of his officers are drowned in the Red Sea. May rhyme din, ano? Magaling din sila mag-compose ng kanta. Yan ang tinatawag na Song of Victory, the Song of Moses. Ngayon, di nakatawid na sila sa Red Sea, pupunta na tayo doon naman sa tinatawag ng Panginoon. Yung sabi na pag nat, di ba sabi ng Panginoon, pag napalaya mo na sa Egypt, dadalhin mo siya dito sa bundok at sasamba. Punta na tayo dito ngayon, Exodus, the mountain. Exodus 15:13. In thy mercy has led forth the people which thou hast redeemed. Thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. Tandaan natin ito mga kapatid. No? Holy ground. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, holy ground. You will worship me. So nandito na sila ngayon sa bundok. Holy habitation. Thou shalt bring them in and plant them in the mountain of thine inheritance. Mountain of thine inheritance in the place, O Lord, which thou hast made for thee to dwell in the sanctuary, O Lord, which is thine hand have established. The mountain of thine inheritance. Ibig sabihin, ito yung luklukan ng Diyos, ito yung bahay niya, ito yung tahanan niya. Dito siya nakatira. So doon dadalhin ni Moses papunta sa Panginoon. Yun ang utos ng Panginoon sa kanya. 19. Mag-shortcut na tayo yung mga pag-aaralan natin next time yung di ba na-uhaw sila tapos kailangan nila uminom sa next time yon. Dito muna tayo dito sa mountain kasi ipaparallel natin yung Exodus experience papunta doon sa pinagawa ng Panginoon na sanctuary para sa pagsamba. Lahat ng purpose ng Panginoon sa kaligtasan natin, uuwi na ang kanyang mga iniligtas ay sasamba sa kanya. In the third month after the son of Israel had gone out of Egypt, on that day, yung third month na yun, yung araw na yun ng ika-third month, they came into the wilderness of Sinai. Then they set out from Rephidim. They came of the wilderness of Sinai and camped into the wilderness. And there, Israel camped in front of the mountain. Tandaan natin ito mga kapatid ha. Doon sila nagtayo ng kanilang kampo. On the front of the mountain. Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain. Tinawag na naman ng Panginoon, the mountain. Tinawag si Moses saying, Thou shalt say unto the house of Jacob, Tell the son of Israel, You yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings. And brought you to myself. Mga kapatid, baka iniisip nyo, baka siya lang ang mahal ng Panginoon. Itong Panginoon na pinaglilingkuran natin, masyado personal ito. Sabi niya, I have bore you in eagle's wings and brought you to myself. Dinala niya sa kanyang sarili mismo. Kita niyo mga kapatid, kung gaano tayo ka-special sa Panginoon, dinala niya yung mga rebelde ng mga tao sa kanyang sarili. I brought you to myself. Nandito na tayo sa bundok, mga kapatid, ha? Okay. So, titingnan natin yung God's deliverance of Israel. Review tayo ng konti. Malapit na tayo matapos. God delivered them through the Passover. Okay? Whose Passover is that? The Lord's Passover. Papatayin yung lamb. Ilalagay yung dugo doon sa pinto, yun ang Passover. Pagkatapos nila, aalis sila doon sa Egypt, dadaan sila sa tubig. They will be baptized through the Red Sea. Baptism pala yun, ano?
Basahin nga natin, baka walang baptism eh. Alam na natin yan, pero mas maganda basahin natin. 1 Corinthians chapter 10 uli. Meron bang gusto magbasa dyan? Nabasa na natin yung kanina, no? Verse 2, they were baptized into the Red Sea. Pagkatapos nilang mabaptize ng Red Sea, saan dinala sila ng Panginoon? Unto myself. Saan yung self niya? Yung sarili niya doon sa kanyang luklukan, sa bundok, Mount Sinai, His holy habitation, the sanctuary. So kita niyo yung pattern? Ito yung pattern, mga kapatid. Ito yung process na magiging pattern doon sa sanctuary. God delivered them to the Passover. They were baptized in the Red Sea. Pagkatapos noon, doon sila sa presence of God. So God, this is God's deliverance. Ngayon, titingnan natin, 19, 5 to 6. Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people. Wow, special na sila ngayon. Not because they have something, but because God himself is announcing and declaring them. For all the earth is mine. Wow. And ye shall be unto me a kingdom of priests, a holy nation. Alam niyo kung saan mababasa ito, kung sino sumulat sa New Testament? Siya pa rin, si Peter. Dito si ang Panginoon, kinakausap si Moses. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Kaya lang, may warning mga kapatid. Anong warning ng Panginoon? Verses 12 and 13. And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, take heed to yourselves, that you go not into the mount. Wow. Or touch the border of it. Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. There shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet sounded long, they shall come up to the mount. Tignan mo, kasama yung trumpet dito, may music. Pagdating sa worship, kasama talaga yung music. Pero, habang walang music, hindi sila pwedeng pumunta doon. Pag pumunta doon sila, humawak sila doon sa tabi ng bundok, patay sila. Kaya napakatindi ng warning ng Panginoon. May meaning yan, mga kapatid. Titingnan natin. Hindi pa ngayon natin titingnan yung meaning. Caution pa lang tayo eh. Nasa piniprepare pa lang natin yung stage. Okay? Exodus 21 to 23. The Lord spoke to Moses, go down, warn the people so that they do not break through to the Lord to gaze. Lord to gaze. And many of them perish. Ayaw ng Panginoon na mag-perish talaga sila. May instruction talaga ang Panginoon. So let the priest who come near to the Lord consecrate themselves. Bago sila pupunta doon sa bundok, sa presensya ng Panginoon, they have to consecrate themselves. Or else, the Lord will break out against them. Papatayin sila, mamamatay sila. Moses said unto the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you warned us, saying, set bounds about the mountain. So, and consecrate. Anong ibig sabihin ng consecrate? So, consecrate, set apart, keep holy, or make it special. Yung mga dyan sa Pilipinas, pag naiinitan tayo, anong inaano natin? Pabili ng halo-halo, yung special. So, special, consecrate, set apart. Gusto ng Panginoon, special. Hindi pwedeng basta-basta ganun lang. Okay, so yun ang babala ng Panginoon. Ngayon, pupunta na tayo dito sa sanctuary. No, tapos na tayo doon sa bundok, tatayo si Moses, inutusan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moses, let them make me a sanctuary that I may dwell in them. Anong layunin pagpatayo ng sanctuaryo? Upang ako ay manahan sa inyo. According to all that I show thee after the pattern. Tandaan natin ito yung word, the pattern of the tabernacle, the pattern of all instruments thereof, even so shall ye make it. Tingnan natin yung sa Hebrews. Hebrews chapter 9, verses 11 to 12. Ito yung pattern na pinagkunan ni Moses. But Christ being came and high priest of good things to come, by a greater, more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not in this building or not in this creation. Ibig sabihin ito yung heavenly sanctuary. Neither by the blood of goats, calves, but
by his own blood, he entered it. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So mga kapatid, merong sanctuary doon sa langit na pinagkunan ng pattern. Pero titingnan natin mga kapatid yung pattern, hindi ibig sabihin na anong tawag nito? Yung nakalimutan ko yung word. Sana sinote ko. Yung kung ano talaga yung nakita natin dito sa pinagawa kay Moises, parang yung ganun. Ang replica? Ha? Replica? Parang literal? Hindi literal. Hindi replicate. Pattern to. Pattern. This is the pattern. So dapat malaman natin to mga kapatid. Ngayon, anong reality na merong ano sa langit? Sanctuary? He entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Praise the Lord for that. So mga kapatid, doon pa lang sa Old Testament, hindi inutusan ng Panginoon sila Moises magpatay ng hayop, kunin yung dugo, sunugin yung hayop para yun ang kaligtasan nila. Yun ay nagtuturo, may pattern lang ang Panginoon. Sa darating na, yun lang ang magliligtas. So people from Adam to the last person that will be born before Jesus comes, God has only one way of saving man. The sacrifice of Christ. And the foundation of that is His love. His kingdom. Okay? So yan ang pattern ng sa Exodus, yung sanctuary. Titingnan natin kung ano pang mga nandito. So sa Bible, merong pitong sanctuary or templo, tabernakulo. Titingnan natin para hindi tayo maguluhan kasi magulo itong sanctuary na to. Pag sanctuary, Old Testament, mga Hudyo, kagaya natin, lagi tayo nakatingin sa... Ang problema ng mga Hudyo, yung sanctuary nila, doon ang ginawa nila na salvation nila. Tayo naman ng mga Kristiyano ngayon, linipat natin yung sanctuary doon sa langit at parang yun na rin ang sanctuary na magliligtas sa atin. Sabi ng Panginoon, pattern lang yun ng kaligtasan. Hindi, ang reality nito si Jesus. So, nag-umpisa doon kay Moses, sanctuary, Exodus chapter 25 verse 30. Sinunod ni Solomon. Tapos, naging tunay doon sa buhay ni Jesus na siya pala yung sanctuary no kung saan. Kasi nung nagkasala ang tao, we rejected the Holy Spirit, self took over, we became spiritually dead. Jesus came as a small babe. He became man, he was made flesh, dwelt among us through the womb of Mary. That's when we become spiritually alive. The Spirit of the Lord is dwelling in us. Kaya yung preaching ng gospel, hindi yung tanggapin mo si Lord para ma-born again ka. Ang message, meron ka ng buhay kay Kristo. Pag tinanggap mo ito, magiging effective sa'yo yung kung ano nang ginawa ni Kristo. Hindi yung pag tinanggap mo, doon ka palang ililigtas ni Lord. Ang preaching, meron na tayong kaligtasan kay Lord, tinanggap natin, na-experience natin ngayon. Yan yung gospel. Kaya yun ang templo ni Jesus Christ. Destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Pag-aaralan din natin yan. Doon sa, yung kasama doon sa chapter 17 ng Exodus. Tapos yung church. So hindi lang pala yung mga building. Yung church din, yung congregation, yung mga believers. Kaya through the gospel, itong pag-revive na ni Lord, itong pure gospel, apostolic gospel, pure and adulterated gospel, doon gigibain yung wall of denominational barriers. We will be one together in Jesus Christ through the leading of the Holy Spirit. Yung kaaway naman, si Satanas, magpoporma-forma din siya na kunyari the form of godliness, pero hindi sangayon sa nasusulat dito. Kaya napakahalaga na mapag-aralan natin ito. So the church, then the bodies, and then the heavenly temples, yung pinasok ni Jesus na once. Tapos at the end of the road, at the end of the day, at the end of the story, at the end of the everything that we have, pagdating natin doon sa langit, wala palang temple. Kasi yung temple, hindi mga building o kung ano-ano, yung Diyos pala mismo at yung tupa, si Kristo. Okay? So yan ang linagay natin dyan. Ngayon, papasok pa tayo dito. Now, the things which we have spoken is the sum. Ito yung summary. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of majesty in heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle.
parang tabernacle which the Lord pitched and that man. So meron true tabernacle. Now, verse 5. Who serve into an example and shadow of heavenly things. Tindahan niyo mga kapatid, sample, shadow, tayo, pag narinig natin yung example, parang gaya, replica. Ayun yung hinahanap ko ng word, yung replica. Hindi replica, yung pinatayo ng Panginoon kay Moses, hindi replica ng kung ano yung sa langit. Pattern, example of the heavenly things. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, the Lord, thou shalt make all things according to the pattern showed to thee in the mount. Saan mount? Doon sa bundok, 40 days siya doon. Anong pattern? Ito, last part na tayo. Ito yung sanctuary na pinagawa ni Lord kay Moses. Kung mapapansin nyo, una dito, altar of burnt offering. Ito yung bronze furniture. Altar of burnt offering. Tapos, bronze laver. Ito yung may tubig. Kailangan maghuhugas ang mga saserdote, yung pari, ng kanilang paa, ng kanilang kamay. They have to consecrate bago sila papasok dito sa temple. Dito naman sa temple, dalawang bahagi ng temple, holy place and most holy place. Dito sa holy place, merong candlestick, merong altar, merong table of showbread. Mga pari lang ang pwedeng pumasok dito, yung Levites. Pagkatapos ng holy place, nandiyan na yung most holy place, dito yung presence ng Panginoon. Dito yung Shekinah glory, nandito naman yung mercy seat na or covering, yung cherubim, sila yung covering dito. Yun ang minig sabihin ng propitiation. Jesus is our mercy seat. Siya yung covering. Sa loob noon ay 10 commandments. Ito yung tinatawag na Ark of the Covenant. So titingnan natin yung pattern, mga kapatid. Ito yung pattern, shadow, or example. Ngayon, pagpasok ng makasalanan dito, papatayin nyo yung hayop, kukunin yung dugo, kasi iwiwisik dito sa loob, dadalhin dito yung dugo eh, susunugin yung hayop. So tinan nyo yung Passover, papatay sila ng hayop, kakainin nila, lalagay sila ng dugo doon. Yun ang Passover, ito yung rinirepresent ng altar of burnt offering. Pagkatapos ng Passover, yung araw na mismo na yon, sila ay aalis, papunta sila ng tatawid sila, pero dadaan sila sa Red Sea. Yun yung baptism nila. Dito maghuhugas, dito magko-consecrate yung mga saterdote, yung mga pare. Kailangan nila maghugas. Yun yung baptism. So yung baptism nila, ang objective truth niya kay Jesus Christ, this is the death of Jesus Christ, this is His resurrection. This is the death of Jesus Christ, this is His resurrection. Pag in-apply natin yan sa subjective experience, na-convert tayo ng gospel, we die to self, we get baptized. Okay, this is our consecration. Kaya yung baptism is commitment, not church membership. Commitment, kanino? Sa Panginoon. Pag na-consecrate na natin yung buhay natin, ayon, magiging light of the world na tayo, we pray for people, and then we share the bread of life, Jesus Christ. Ito lahat ngayon dito, itong holy place, tsaka most holy place, ito yung God's dwelling place na pinupuntahan ng Panginoon kay Moses. No? So Moses experienced on God's mountain. Anong nandito sa bundok? Dito sa gilid ng bundok, anong gagawin? They have to consecrate, to set apart, to keep holy. Kita nyo mga kapatid yung pattern? No? Sa susunod na study natin, magdadive pa tayo na mas malalim dito kung ano talagang ibig sabihin ito. Itong ginawa natin ngayon ay setting up the stage. So, papasok pa tayo sa isang malalim na pag-aaral. Ano bang ibig sabihin ito? Ito, nakita na natin yung pattern. Pero ano yan? Okay, so nakita natin dito yung bato, si Kristo. Sa susunod, makikita natin paano sumama yung bato. Ano itong bato na to? Paano bato si Kristo sumunod sa kanila? Nakita na natin, pillar of clouds, pillar of fire. Pero yung bato, mapag-aaralan natin yan sa susunod na pag-aaral natin. Kaya ang ginawa natin dito mga kapatid, ay ano, setting up
the stage. Itong first part natin ngayon is to set up the stage. Para pag naihanda na yung stage, titingnan natin kung anong makikita natin, the power of God's grace. Kaya mga kapatid, ito yung pag-aaralan natin next Saturday night sa hangout natin. Part 2. The Blue Throne. Moses Mountain Experience and God's Throne. Picturean nyo.